voila, yan na yung ating output sa Photoshop. Alright, so magandang araw na naman sa inyong lahat. Sa mga subscribers ko dyan, maraming salamat. Umabot na po tayo ng 60 plus mula sa 3 subscribers hanggang naging 20 plus. At ngayon po ay meron na tayong 60 plus subscribers. Maraming salamat po sa inyo at patuloy kayong sumusuporta sa ating mga videos. So ngayong araw na ito ay pag-aralan natin or matututunan natin kung paano gamitin yung Photoshop. So, ang Photoshop ay isang software na ginagamit natin sa paglikha ng mga makabuluhan at napakagandang larawan. So, ipapakita ko po dito kung ano yung kanyang principle. So, kung naaalala ninyo noon na tayo'y pinagagawa ng mga proyektong mga collage, no? Meron tayong iba't ibang mga larawan. So, itong mga larawan na ito ay ginagamit natin at pinagpapatong-patong natin. So, yun po ang prinsipo ng Photoshop. So, yung output niya po, yun po yung top view niya mismo. So, example, kung ito po yung set ng pictures natin, kung ganyan, ito na yung output niyang nalalabas. Okay, so, ito, kung ito sa itaas, yan po ang lalabas sa output natin. So, halimbawa po, meron tayong mga larawan dito. So, ito yung gagawin nating background. Tapos, ito, sa taas. At saka ito sa taas din na layer. So, ang ginagawa po natin ay ginugupit natin 'yan. So, ipapakita ko kung ano yung dating ginagawa natin sa mga picture na 'to. Gagamit lamang tayo ng gunting. Okay, so simulan natin dito sa larawang ito. Okay, so ito na at ginugunting. So, ito yung ginagawa natin actually. So, kinukuha natin yung background para manatili yung picture na gusto nating isama sa ating final output. Okay. So, ito po yung ginagawa ni Photoshop. Bawat layer po ay pwede nating i-edit. So, kung ihambing natin dito sa manual na pagpo-Photoshop o pagko-collage, bawat larawan po ay ating ini-edit. Okay, so ganito po siya yung kanyang principle. Okay, so pasensya na, hindi masyadong magaling gumupit kasi hindi talaga mapi-perfect yan kasi manual yung paggagawa ng picture. Pero yung pinapakita ko lang dito is upang maintindihan natin kung ano ba yung Photoshop. Kasi marami akong naririnig na nagrireklamo, naku, napakahirap ng Photoshop na yan. Ano ba ang gagawin dyan? Eh, hindi naman ako expert. So, kahit hindi ka expert actually, eh, matututunan mo lang kung paano yung paggamit ng Photoshop. Kasi, una, kailangan alam mo kung ano yung mga tools na ginagamit mo. Tulad nito, meron tayong tools. No, meron tayong gunting. So, meron tayong isang picture na na-edit. So, isang tabi mo na natin layer na yan. Tapos, ito pa. So, meron pa tayong larawan dito. Okay, so, punitin mo, tabasin muna natin ang gunting. Okay, so, yan. So, ipapakita natin kung ano yung tinatrabaho ni Photoshop. Yung pinakaiba lang ni Photoshop is digital siya. So, kung sinabi natin digital, meron siyang soft copy na mapapanood mo o makikita mo sa computer screen mo bago mo siya maiprint. Okay, so ito for example. Right? So, medyo bilis-bilisan lang natin upang madali siyang makita. Okay? So, iniisa-isa lahat. Okay. So, ito yun. Yan. Yung basic kasi sa Photoshop, eh, kailangan alam mo yung mga gamit o yung mga tools kung saan siya gagamitin o kailan mo siya gagamitin. Okay, so nung unang panahon, nung ako'y nasa elementary,
Nagamit namin ay paste at gunting. So ngayon, dahil high-tech na, pwede nang gumamit ng printer. Alright. So, ito na siya. Okay. Wala tayong isa pang picture. At ito yung isa. Gagawin natin is kukunin natin yung background upang ikabit natin sa isa pang larawan. Okay. So, ang kagandahan ni Photoshop is marami kang effects na pwedeng gagawin. Marami kang styles na pagpipilian at napakalawak ng scope ng pwede mong gawin kay Photoshop. Na makakapag-design ka talaga ng magandang output. So, okay to sa mga estudyante tsaka sa mga guro na gustong mag-decorate ng kanilang mga classrooms. O kaya mga estudyante gustong mag-personalize ng kanilang mga projects. So, yung Photoshop kasi ginagamit din siya sa mga tarpaulins, tarpaulin layout, yung streamers. So, sa mga birthdays, sa graduation, at iba pa. Okay, so just get married. Yun. Huwag naman sana yung mga tarpaulin na iniwan. Hindi, joke lang. Okay, so ito lang yung kahirapan ng manual. Kasi kailangan mo talagang mataas yung pasensya mo upang magupit ng masyado yung background. Alright. Okay. So, yan. Yan talaga. Putol na yung buhok. Okay lang. At least, ma-illustrate natin kung ano yung principle ni Photoshop. Yan. So, sa mga subscribers ko dyan, maraming salamat sa panunood. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Okay, so, na-appreciate ko po yung pagsasubscribe ninyo kasi lalo akong ginaganahan gumawa ng marami pang mga video tutorials. Okay. So, shoutout nga pala sa kaklase ko dyan, si kumpare ko, kumpare Danny Superal na kasalukuyan na sa Japan. At yung mga kapwa ko na mahilig mag-vlog, Sir Kutsara, Sir Aywaw, maraming salamat sa inyong pag-influence na pwede pala mong vlog at ma-share mo ang mga bagay na alam mo na makakatulong sa iyong kapwa. Okay. So, shoutout din pala ngayon sa yung mga kaibigan nating mga principals dyan na pinashare natin ang ating channel. Kasi talaga namang magagamit to ng mga guro. Ito yung mga applications na ating tinuturo. Kasi hindi habang panahon na kailangan nating magbayad lang na magbayad. So, kailangan din nating matuto. Kailangan nating matutong gumawa ng mga skills na kagaya nito. Okay? Isa pa pala. Kung minsan kasi yung mga skills katulad nito pinapagawa sa ICT coordinators natin. Yung minsan mga ICT coordinators natin nagagalit na kasi marami pa silang mga gawain. Pinapasok pa mga editing, mga simpleng editing ng picture kagaya nito. Okay? Alright. So, matapos natin matutunan yung basics nito, sa future, magkakaroon din tayo ng tutorial kung paano i-print ang tinatawag nilang tarp papel. So, marunong ka na mag-layout, marunong ka pa mag-tarp papel. So, laking tulong na yan sa mga skills na pwede mong gamitin. Especially kung may advisory class ka o may room ka na in charge na teacher. So, sa mga students, kung marunong kayo mag-Photoshop, mas mapa-enhance nyo ang output ng inyong projects at mas mapa-impress yung inyong mga teachers. Okay, so itong mga nagupit nating mga parts sa mga pictures na to ay kinatapo na. Dinalagay na sa basurahan. So, ito yun. So, example is yan. Yan yung picture. Tapos,
ito yung ating mga pictures pang iba. So, dyan po, nilalagyan lang natin ng pandikit. At voila, yan na yung ating output sa Photoshop kung manual. Okay, so maraming salamat sa panunood at don't forget ulit to smash that subscribe button and hit the notification bell. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.